siyempre, katunayan ko to eh. Kuya, pa-video ako to. Sige. Sige. Kuya, buhos, buhos. Isang habang pangitain ang nangyari sa akin bago ko matuklasan ang isang nakakapangilabot na bata sa sementeryo. Isa ba itong multong ligaw o dumalaw lamang sa kanyang mahal sa buhay? Muli nating balikan ang sementeryo at hanapin ang ating hinahanap. Pero nag-agaw pansin sa akin ang mga asong ito na talagang hinihintay yata ang kanilang amo. So ito na nga, kakapunta ko lang or papunta pa lang ako ng vlog sa hindi inaasahang pagkakataon mga kamaster. Nakala ko katapos ang tunga. Hindi magandang pangitain ang nangyari. Panoorin yung mga kamaster. Natatapos lang ng ano, ng insidente sa motor, bagong motor. Ewan ko kung anong nangyari pag gano'n. Hindi, siyempre katunayan ko to eh. Kuya, pa-video ako to. Sige. Sige. Kuya, buhos, buhos. Sige. Shit, bakit ganun? Ba't nagka ganun? Eh, may basahan eh. Ayan o. Hindi basahan. Parang ano yata. Ah, hindi yung atakay. Hindi, yan. Hindi yung basahan. Yung ano yan. Walang basahan yan. Papil. Papil ko. Ano mo, papil ko basahan? Basahan, kuya. Nilalagyan ko basahan sa tambucho. Ah, baka ano sa daan, no? Buti na lang kamo yung ano yung tricycle na kasunod ko eh napansin niya. Nagtataka ko bakit ano siya, busina siya ng busina, nasa likod ko siya. Salamat talaga, shoutout sa iyo sir, tricycle driver sa buti napansin mo na nag-aapoy na pala yung pinaka ano mang motor ko. Grabe, hindi ko alam kung ano bang sino dapat sisilikin kasi wala po akong nilagay na basahan or something. Wala naman din akong na-feel na nadaanan kong basahan. Pero bakit may nakuwang tela doon? Magtataka lang ako bakit nag-layup. Grabe, hindi magandang pangitain to guys. Papunta ako ngayon sa vlog eh. Ayan o, nasunog. Hindi ko sure kung iko-cover ng Yamaha to. Pero tatanong natin. Pero di naman kasi ano siya, total yung video. Kaya lang makakatakot. Akala ko katapusan ko na. Ayan o, nag- nakatakip nitong ano. Wala o, nasunog. Paano kaya ito? Kaya ako naman binidyo kasi kung sakaling ano ba? Ah, yung... Oo, kasi may warranty yan eh. Wala yun, ano to, hindi ko ano yun sa'yo. Oo, dito lang. Hindi yun sa'yo tural kasi... Labas lang naman eh, no? Oo, ang warranty yun, Pero nakakapagtaka naman, bakit na ano... Panyo. Wala akong panyo. Saan galing yung ano na yan? Hindi nalagay dito, wala ka. Wala. Hindi ko malaman kung manlulumo ako or maiinis or hindi ko maintindihan ang aking emosyon sa pagkakataong nakita ko to dahil talagang para talagang sasabog na ang motor na ito. At talagang iniwanan ko at humingi ako ng tulong. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga na tumulong sa akin dito at naging concern. Likas talaga sa ating mga Pilipino ang talagang matutulungin kahit sa anumang bagay at sa mga emergency pa man. Pero syempre, unang-una, salamat po sa Panginoon dahil ligtas tayo at walang nangyari sa ating masama. Di ba lang mawalan tayo ng mga bagay pero ang buhay ay walang katumbas. Siguro baka nagulungan ng motor o ano. Paano magkakaroon ng basahan yun eh? Dayo pa lang bibilin ko. Hindi, ito yun. Wala namang problema di. Para masigurado. Sige, salamat kuya. Anong pangalan mo, sir? Sir? May homeworks na lang. Oo, Sam, my homeworks. Nagbebenta rin kayo ng mga... Page namin. Oo, nagbebenta rin kayo ng mga ano sa patay. No. Basahan eh. Parang yung nilalagay dito. Alam mo yung parang tela ng payong. Hindi kaya ano, may na... nagulungan ako siguro. Buti napansin ng tricycle driver. Liliyab na.
Thank you ulit, sir, ha. Tinulungan tayo ni Allen. Sir Allen ng My Homeworks. O, sakto yung tindahan nila. Nagbebenta rin sila ng bulaklak sa patay. Talagang sa mismong harap ng flower shop ni Kuya Allen ako nahinto at binigyan ng pagkakataon dahil sakto may mga tubig pala sila dito para nga sa mga bulaklak. Shoutout din pala sa tindahan ng bibingka na tumulong din sa atin at sa isang restaurant na katabi ng flower shop ni Kuya Allen. Hi guys, pasensya na kayo sa ating intro kanina, ang pangit ng intro, pero life is moving on. Life is moving on, kapi-kapi tayo. Si Master Gala, ang isang gumagala sa mga sementeryo. Yan, pinagpahinga muna natin si Master Gray, o si Gray na lang pala. Dahil nga sa kanyang natamong sugat. Ay nako, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Parang nagtaka lang ako kasi talagang wala naman akong nadaan ng tela or what. At pag alis ko, wala naman ding akong napansin na basahan or na nakasabit. Hindi ko alam kung bakit nagkaganon eh. Pero anyway, parang hindi magandang pangitain to. Or kahit maya-maya ng konti. Kasi medyo hindi maganda yung nangyari. Kaya nandito tayo sa isang sementeryo. Oo. Then meron ako hinahanap. Mamaya ako sa inyo i-explain kung ano yung hinahanap ko. So sa mga nagtatanong bakit pinili ko pa rin talagang pagpatuloy yung aking vlog sa sementeryo. Actually, medyo hindi naman totaling babaguhin na natin. Medyo papunta na tayo sa travel. Oo, sana suportahan ninyo. Pero may mga historical pa rin na isasama natin. Siyempre, maganda yung iba-ibang putahing video. Hindi yung nakafocus lang tayo talaga sa sementeryo. Kasi marami nga nagsasabi na talagang... Ako kasi inspirasyon ko. Kahit sabi mo yan, katulad niyan. Tingnan nyo. Diba? Yan, parang... dapat maging inspired tayo sa kanila kasi kahit biruin mo kahit patay, napapagawa nila ng magandang kinalalagyan, di ba? Ako'y saludo po sa inyong dedikasyon sa pagpapaayos po ng inyong musileyo. Matapos ang undas, yan, tambak ng mga basura. At syempre, ikot po kayo saglit sa sementeryo. Bali, dalawang sementeryong bongga ang pupuntahan natin dito sa Bulacan. At meron akong mamaya na i-share na hinahanap sa inyo sa dulo ng video. Sana panoorin nyo hanggang katapusan. Grabe po, oh. Ang gaganda. Ay, pusa ka. Pusang gala ka talaga, nagugulat. Mga shorts. Ang dami ko nakikitang pek-pek shorts. Ba't ganun? Ang pangit pakinggan, pero ang tawag nila talaga dun is pek-pek short daw. Alam nyo naman mga kamaster na coffee is life sa akin, at kaalala ko lang bigla yung dati kong manager sa SM na si Sir Earl. Oo, na dapat daw mabilis tayong mag-move on sa mga bagay, lalo ng pag mga negative na nangyari sa atin. Pero ang ganda po, hello po sa nakalibing, ang ganda. Sa may-ari pala, sorry po. Baka mamaya mag-hello yung nakalibing, ano? Ito naman simple lang. Ito naman, open lang, very open. So, saglit lang guys, sana panoorin nyo po yung video hanggang katapusan para ma-tour ko kayo. Sabi nga nila, bakit hindi tourist spots yung pinupuntahan natin. Abangan nyo guys. Pero may halong creepy pa rin. Siyempre, alam ko, kaya nga kayo nagsubscribe, diba? Kaya nyo nga minahal si Master G. Dahil nga, sa mga kakaibong vlog na dito mo lang mapapanood sa Master Gala Channel. Pansin nyo, pag na-stress ako, nagkakape ako. Wow! Ang ganda po! Mayaman talaga ang Bulacan, ano? Kaya lang maraming ginagawang kalsada. Charot. Ano, kilala mo na kalsada? Sayaman. Ay, ang ganda naman ito. May mini garden pa, guys. Ang nakakatuwa. Comment below nga, anong gusto mong style ng ano? Ng musileyo. Grabe, hanggang ngayon pag naalala ko yung bumisita ako dun sa puntod ni Lord Cadena. Sobrang memorable, nakakaiyak talaga. Sana panoorin nyo dyan sa link. Grabe, ito po. Hindi ko nalapit masyado nalapitan para hindi makita yung pangalan. Kasi kamaster, ano eh.
basta marami kong natutunan kay Lloyd na sabi nga nila kahit nga nailibing na yung tao, wala na siya sa mundo. Yung nakuha mong natutunan mo sa kanyang aral, yun ang talagang hindi namamatay. Dito naman puro mga simple lang sila, yan, sa part na ito. Ito ang bongga. May balcony sa taas. Hindi ko lang balcony ba tawag dyan. Hello po. Dito kaya ako bumili ng lupa. Charot. Actually, plano namin guys eh. Bibili kami ng sarili naming... Meron naman kami pong family. Kaya lang, gusto ko yung bukod talaga yung... May sarili kong pundar na... Alam mo na, Mosileo. Kasi syempre, hindi naman natin masasabi yung buhay natin eh. Diba, yun nga yung reality. Yun nga yung lagi kong pinupush sa YouTube channel ko. Sa YouTube channel natin na... Talagang may katapusan ng lahat. Maging open-minded ka lang na alam mo, lahat naman tayo eh. Hindi naman tayo pwedeng mabuhay lang sa future, sa present eh. Meron tayong future na mangyayari sa atin. Wawa naman si Nuning. Loto, may mga halaman pa. Parang bahay lang din. Meron siyang nakalibing dito oh. Na aso. May luck. Ako din gusto ko kasi medyo may edad na rin yung aso namin eh. Kung sakali baka doon namin siya ilagay sa libingan ng mga lola ko, si Chuchay. Hi Chuchay, pasensya ka na Chuchay ah. Pati si Gaspar kung sakali. Si Gaspar naman ipinahiram ko eh. Kaya lang hindi lang natin nakuha hanggang ngayon dahil wala nga siyang paglalagyan guys. Yun ang hirap pag wala ka talagang sariling maluwag na lupa. Kahit yung alaga mong hayop, isasakripisyo mo. Hanggang sa nagkasakit na rin si Gaspar, bihira ko lang din madalaw sa sobrang busy ko. Pero minsan din hatiran ko ng pagkain. Sobrang tagal na guys eh. Medyo malayo-layo sa amin yung bahay ni Gaspar, yung aso ko. Yun yung napulot kong aso. Kung sakaling mawala siya, huwag naman sana doon natin siya ilalagay sa ano nito, sa libingan ng mga lolo ko. Sana po guys, kahit hindi cemetery yung vlog natin o hindi nakakatakot, ay sinusuportahan po ninyo dahil sa abot po na makakaya kong makagawa ng content, makaisip ng mga idea. Yun naman po ay hindi po para sa sarili ko lang, kundi gusto kong maibahagi po sa inyo yung mga kwentong kakaiba, yung mga story na talagang sensya na kayo, may hinahanap ako habang nagkikwento ako, may hinahanap ako. Parang may clue na ba kayo kung ano, kasi mayroon nakapag-chika sa akin dito daw yung Mosileo na yun, pero hindi ko din masabi. Ngayon, tignan ninyo, naasahan ninyo. May pagkaplantita po yung may-ari. Hello po. May malamig sa bakuran tong ganito oh. So ito yung kalagayan ng cementerio after ng undas. Ay, aso. Hindi kaya puntod ng amo nila ito, binabantayan nila. No, guys? Sa aking palagay ay matagal nang naghihintay ang mga asong ito. Pero hanggang ngayon, wala pa rin ang kanilang amo. 6 na taon ang nakararaan nang nagtrending ang isang aso na nakasilip sa kabaong ng kanyang amo. Ito ay ang isang aspin na inaalagaan ng isang profesor dati. Mapapansin sa kanyang mga mata na talagang parang may iniintay siya. Likas na sa ating mga Pilipino ang mapagmahal sa mga hayop, lalong-lalo na po sa mga aso. Pero sa video na ito, talagang kinilabutan ako dahil sa kung gaanong katapat ang pagmamahal niya sa dating amo na isang propesor. Siya ang nag-alaga dito hanggang sa hindi inaasahan namatay ang propesor.
Halos araw-araw silang magkasama sa loob ng classroom. Kahit sa pagpapahinga o sa pagtatrabaho ay talagang sinasamahan siya nito. Pero wala pa sa ideya ng aso na talagang wala na ang kanyang amo, kaya ito ay matiyagang naghintay sa labas ng classroom. Naging matamlay at mahina sa pagkain ang Aspin. Isang araw ay naisipang dalhin ang Aspin sa mismong burol ng kanyang amo, at ito ang mga eksenang talagang nakakaiyak at talagang nag-viral na maraming netizens ang naantig sa storya ng mag-among ito. 6 na taon na pala ang nakararaan, kaya ganyan katapat sa atin ang mga alaga nating aso. Dapat natin silang pahalagahan. Ayan o, ang kalagayan ng sementeryo madalas pagkatapos ng undas. Linis, malinis naman talaga sa una, pero pagka after, ayan. Bakit may ano? Bakit may radyo nakabukas? Nakabukas yung radyo. Ay, kinabahan naman ako. Kinabahan ako, akala ko ba yung bumukas na radyo bigla. May naglilinis pala. Ano, daming kalat guys. Talaga, normal naman po yung mangyayari naman talaga. Kaya lang sana, diba tayo bilang, dami? Bilang respeto na rin sa kinalalagyan ng mga yumao, diba? Dapat, huwag nating ano, pabayaan na ganyan, maraming naiiwang mga basura. Yung nakadulo na. Ang ganda ng view dito. Ah, NLEX na pala yun. Pero malulobat na ako guys. May napansin ako ditong puro basura, tapos kasama yung lapida o. May picture pa ni ate. Agnes yung pangalan. So meron ditong namatay na isang baby pa. Oo. Nilagay na lang nila yung 2022 na lang to 2022. Ah, meron nakalagay dito, oh. Pinanganak po siya ng February, tamatay dun siya ng September. Si baby, lalaki po siya. Hello sa iyo, baby. Ikaw ay nasa mabuting kalagayan na sa langit, sa piling ng Diyos. Ayan to, 5 mga magkakasunod na sanggol, yung mga nandito. I mean, mga baby. Meron pa dito sa isa yun. Ay, puro baby, puro mga bata. Oo. Ayan o, hilera guys. Pinagsama-sama. Ito pa. Okay. Okay din naman. Okay lang din naman ganyan. Kasi maganda nga yung sama-sama sila guys, diba? Ang dami bilangin natin. Mula rito, ay mula doon pala. Mula doon hanggang... Nung nandito ako, hindi ko to napansin na may dumaan na parang bata o talagang bata naman talaga. Kaya lang, bandang huli, naisip ko, tao kaya ito? Bigla ko kasing naalala yung bata sa The Grudge na parang hawig sila ng gupit. Dito 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26. Guys, 62 sila. Ang dami. 60 na yung mga baby pa, mga bata pa. Nung kanina aso, ngayon pusa naman. Morning! Ang cute naman ni Morning! Oo nga mga kamasa, nakalimutan ko magdala ng mga food next time. Iko-content natin yun, oo. Magdadala tayo ng mga pagkain sa aso at saka pusa sa mga nakikita nating palaboy sa sementeryo. Wala eh, nawala sa isip ko talaga pero...
talagang ano eh, Muning, ano masasabi mo sa cementeryong ito? Nistorbo ko siya. Kawayan dito. Ngayon lang ako nakapunta rito, guys. Ang lawa kasi ng Bulacan. Ang gara mo style nito. Kumbaga, sa tagal ko na rin nag-ikot sa Bulacan, naubos ko na yung halos ng sementeryo dito. Ay, pansin ko lang, malawak talaga. Ito pa, isa. Nagkalat ang mga pusa. Ning! Ako po, kung meron lang akong ano, paglalagyan sa inyo. Yun nga, in-next content natin na magdadala tayo ng mga pagkain sa mga hayop sa cemetery, guys. Ay, laki dito. Lawak. Walang nagpunta ng kalawak dito. Ito para saan to? 1% na lang yung GoPro natin, guys. Gamitin lang natin yung camera. Ah! Okay. Ay. Ano ito? Pero pinili ko lagay ng buto yan. Ilawan natin. Graphic po ah, mga kamaster. Pasensya na. Gusto ko lang ma-discover yung mga ganitong bagay sa cemetery. May kikita ka. Tapos biglang may sumilip, no? Wala naman. Baka gagawin pa lang. Wala pa naman buto. Ay! So, ito guys, oh. Pader lang yung pagitan nila. Ito. Ibang bahay na yan. Bahay na siya talaga ng tao. Ay, I mean, ng buhay. Tapos ito lang yung ano, pagitan. May mga up and down na bahay pa pala dyan. Forgets. You know the heart never forgets. You can find someone. Tignan nyo. I need your eyes. But not all memories. Out of your mind but the heart. Never forgets. Aww. The hearts never forgets. By Balik na tayo. Yan guys. Nakakalungkot man dahil bago yung motor natin. Pero isipin lang natin, maswerte pa rin tayo at walang nangyari sa ating masama, mga kamaster. Bagay lang yun. Motor lang yun. Actually, cover lang naman yun ipapalitan. Medyo na-stress lang ako. Hindi talaga ako sanay sa ganun. Buti lang, nasa presence of mind ako kanina. Sinabi ko na pagdating ko doon sa isang kainan, yan, shout out po sa kainan na yan, humingi ako ng tulong agad, sabi ko, may tubig po kayo, tubig. Tapos yun, syempre din ko lang. Tapos biglang pumasok sa isip ko na i-video, syempre para sa reference ko din, kung sakali, syempre may warranty yan, kailangan ma-check nila yan kung talagang walang problema sa makina, bakit ganun kainit, di ba? So mayroon ditong dalawang, tawag dito, ginagawang libingan. So, kamaster, yung pinaka-cover naman ng motor at saka ng ano, ng mismong pinaka, yung plastic ng tambucho, madali namang pumapalitan. So, wala namang problema dun. Ang maswerte lang tayo dahil, yun, na ano natin, na dun tayo saktong umistop sa may tindahan ng mga bulaklak, which is may mga tubig sila dun. Na yun, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil tayo is safe. Oo, at syempre nakakatakot yung ganun. First, nakakatrauma. Alam mo yung ano, parang umuugong yun dito ko. Alam mo ka, master, yung feeling na kapag ikaw ay, teka lang, wait lang, nagulat ako dito. Ba't naman nakatayo ka dyan, te? Ginulat mo ako, te. Alam mo yung feeling na pag nakasakay ako dun sa motor, tinitignan ko yung tambucho ko na umaapoy. Kasi ipapacheck pa natin yung kung talagang ano yung sanhi nun. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, or subscribe for more videos and follow our Facebook page at Real Master Gala. Click the link below. Thank you!